And we are back dito sa game number 2 between Neon Eagles and 496 Gaming. Ito naman a while ago. Sa mga naka-tune in nga rito sa kinover namin ng studio, napaganda ng game 1 ng Neon Esports. So nga pala si Daddy, kasama ko nga pala si Dan. Hello Dan. Hello, hello. So, 496 yung ano nila yung Oracle. Ginawa na nila. Karat o Neon, kung sila dito Magnus and Rubik para wala nang magandang pangantra kay Magnus. Natin kung ito. Magnus Rubik. Itong Magnus, usually nagmamagnus sa kanila is... Hindi ko pa nakikita nagmamagnus siya po. Baka hero to ni JG. O baka hero pa ni Genwell to kung sakasakali. Pwede rin, no? Hmm, pwede naman. Ganda naman kasi ng Magnus. Oo, given meron siyang empower. Pero yung shockwave kasi, nakakahila siya ng hero. Hmm, dama. Yung... Ang outplay para... yan sa may mid eh. Yung shockwave. Kasi tutulak mo. Yan. Tutulak mo, skewer. Skewer mo. Mata sa toa. The strength, makunat. Para ang babang 496 naman dito. Again, getting the tiny. So, bench full spirit, banda. So, nag-tiny pa rin sila. Mung comfort hero naman to niya, no? Hindi ako. So, mukhang iba ba dito, Terabig? Bad rider. Possible. Pero mabinaban dito ng 496. Nagbaba naman sila ng Millicor na maganda na pang ano, pang empower. So, pinan nila dito Void. Then, siguro, bumaba na lang sila ng PA. Naman, usually nakikita natin na kasama ni Mag PA, Void. Void. Millicors. Terror Blade. Yung mabilis mag-clear na Ancient Stack. Ah, oh, Ricky. Ah, oh, pero Ricky. Pero like, pwede rin kasing pairing it. Oracle Terror Blade, diba? Oo. Riggis Terror Blade. Yan, iba ba na yun esports? Ano na, champion na ba LGD sa kabila? Sa China? Champion na. 3-0. Grabe, no? Kaya maganda talaga dun, magkaroon ng ano eh, no? International. Kahay. Para malaman na talaga yun yun eh. Malaman na talaga eh. Kasi, wala eh. Walong sunod, 8 na sunod ang secret nag-champion, di ba? Puro 3-0. Kaso dun yun sa EU-CIS. Diba, dalawang team yung nakikita ko eh. LGD at saka 4AM, no? Yung malakas ngayon. Parang, yung 4AM, ang lalakas ng kakampi ni... Malakas ng IHOM eh. IHOM ngayon. IHOM ngayon. Nalaglag yung IHOM eh. S triple C. Sasali din sa China Cup. Talo sila. Ah, tama, kanina pala. Kaya pala LGD. Malas din naman IHOM eh. Na ano lang parang tayo ngayon. Na 3-0 LGD. Pero LGD parang ganun pa rin, no? Kahit na, ano, na... LGD dating na roster. Oo nga. LGD dati mga player ng IHOM yun. Sila thank you, di ba? Pero nung napunta sa LGD, parang lumakas lalo, no? Tignan natin kung ano ipipick ng 496. Kung anong ipipair nila dito sa Oracle saka sa Tiny. Ah. So, ano bang kapat? Siguro ba ipick na muna nila yung hero dito na yan, no? Ng off lane. Rubik ni Japoy daw. Rubik daw ni Japoy, sabi ni Sir Ban, no? Pwede rin. Why not? Pwede natin. No, gusto ko rin makita yung mga unusual na pick. Unusual na magle-lane sa mid. Hindi mo madalas nakikita, pero 496 dito. Pero dati na kompleto roster na ito. Nandito si Yasi, nandito si Bomb, nandito si 458, si That BB, no? Ang lakas itong 496 na ito eh. True. So, malakas pa rin naman sila ngayon. Hindi na nga lang ganun kalakasan. Oo, hindi katulad ng dati, no? Sila nga lang yung nag-gyrocopter na walang IO. And gumagana, no? Oh, gumagana. Talaga gumagana. Tapos ang hero lang nila noon, gyrocopter, tapos next. Has been. Been pick. Pero Elder Titan pick pa rin sila. So, eto na yung dalawang support siguro. Baka hero na ito yung general yung Elder Titan eh. Then, player Rubik. Tapos, Ben Pick.
by 496. Madami yung magandang ano, pangontra dyan kay Spen pagdating sa matchup kay Eric. Kanina nakita namin yung Magnus Lifestealer. Kaya ngayon, pwede nga sila magano eh. Ano bang possible? Kasi ko pwede Magnus Terrorblade. Kaya naman na yan eh. Terrorblade. Si Spen. Kahit na may aura ka na. Pero Ben o Magnus? Ben o Magnus. Jadi ito. I guess naalaman nila ba or in-expect nila ba mag-Terrorblade. Etong yan. So, meron silang hero na pampigil kay Terrorblade pagdating sa lane. So, yung like mag-life. Ano? Yung Caldero. Sorry. Na-push to talk na nga ako eh. Narinig pa rin. Gagaan si Direk, pero Timberso will be picked up. Oo na, ito. Post by Magnus. Teka, hindi. Post by Magnus. Ang hirap kung ano. Tingin mo, mimit nila? Hirap predict nung ano, draft. Hindi, pero sa tingin ko mong offline Timberso, Elder Titan 5, mid Magnus. Baka mid Magnus to. Possibly nga na ganun, no? Oo. Medyo nakakahilo rin kasi mag-drop yun yung Esports, eh, kakaiba eh. Kaya nga eh. Hindi mo ma-figure out kung saan nila ilalagay eh. No? Baka mamaya, Magnus carry pati eh. Parang kanina, nakita mo yung Earth Spirit, niisip mo kayo na saan kaya nila ilalagay Earth Spirit pagka-play. Bagay, flex pick nga naman talaga kasi. Pero kanina yung draft nila, medyo standard. Medyo standard. Pero mapapaisip ko pa rin ng bagya. Mapapaisip ko pa rin ng bagya na baka iikot, ganun, baka i-flex. A Queen of Pain, binanan ni Yon Esports. Tingin mo, mid-Magnus na to? Siguro. Iwan na nila magbarang Viper? Ban ng Juggernaut, okay. Mga Millicore na lang ibaban dito na ano, 496. Nasa side ng Neon Esports. Tingin mo yung last ban dan? Neon? Viper kaya? Pwede. Against Timbers. Or kung di Viper, siguro Storm. Di ko alam kung nag-i-Storm pa siya ungang. Di ata nag-i-Storm siya ungang. Ba Wind Ranger na. Oo nga, parang hindi ko nga nakita na gano'n. Ay, halos ang minuto pa nga mga sir. Pero syempre pag naghanap nga pala kayo ng real money betting site, syempre phoenixbet.com lang. OD Gyro Copter naman sa 496 binan nila. 20 seconds Gyro ban. Ako yung naisip mo ng Lakers. Ano pala NBA nga pala, 2-0 na pala no? 2-0 na yung Lakers. Na ano lang, possible hero na lang dito in this game is Terrorblade, ano ba, Troll, mga ganun, Troll's Dark, PL, okay ba PL? Oh, magandang PL against Ben eh, pero sa Ben yung medyo awit. Dahil sa clip Ben ah. Lifestealer, open pa, kaya pa Lifestealer. Well, 50 seconds na lang. Open ba yung Spectre? Pwede natin open? Spectre? Open din yung Spectre. Troll na lang. Troll nga. Bagay, maganda may ano, yung matchup niya between Spen. Isa, ito isa sa mga heroes na ano eh. Kahit na nakagas ni time palaga ni ano eh, ni Troll. Spen. Dahil, siyempre dun sa third skill yung Fervor. Baka may battle rin siya. Ang problema mo nga lang dito, yung sinabi ko kanina, yung battle trance, tsaka false promise, mechanic. Yung interaction ng dalawang skill na yun. Pag nag-battle trance si Troll, then tinupok-pok niya, yung naka-false promise, wala siyang ila-life steal. So yun yung medyo mahirap for first game. So kailangan niya siguro, hintayin mo wala yung false promise. Bago niya iba itong ibadal, parang ganyan yung pwede mangyari. Parang mahirap yata yun. Kasi mahirap yun. And ang ganda ng pug na pick para sa akin. Yun. Kumbaga, kahit sino yung katapat niya dito, Magnus, Timberso, kaya niyang durugin sa lane. And maganda ito against Troll. Kasi, pag nag-battle trans, i-declare mo lang. Hindi na makaka-life steal, diba? So, ang daming problema dito ni Skem sa teamfight. May declare, meron pang false promise. Hindi pa pumipick ng hero yung Neon Esports, ha? Malam mo, support Troll to. Nakikita ko, tinitignan ko sinong isasama
Warlord. Para sa ninyo, di naman may surprise kung gamitin niyo ng troll lang to. Troll support. Okay, JG, Tiperso. Play hard. Japo yan nga. Japo yung Rubik. Ah, okay. May, ano, may nakapredict nung kanina na Japo yung mate nga. Sabi doon sa chat. Japo yung Rubik nga, no? Oo nga, no? Yan. I guess, siguro in-adjust nila kasi medyo mahirapan kung Timbers or Magnus yung katapat ng Pugna. Medyo mahirapan yung dalawang Cornet. Or yung dalawang ano, hero. Kaya ginawa so, nilang mid Ruby ka lang. Bagay, may range naman yung troll. Against Venomance ah. Ang ganda ng draft dito ng 496 para sa akin. Pinicturean nga natin si Dan. Baka babalikan pa nila. Ano, Dan? Hello, Daddy. Para sa akin, ganda ng draft mo ng 496. In terms sa team fight, kung paano mag-interact yung heroes nila. Sa akin, di eh. Yung esports, tama ba? Nag-react lang sila dun sa pick? Ano ba? Nag-adjust sila. Dahil dun sa pick. Oo, parang ganun. Parang ganun nga nangyayari. Napalita siya na... Napilitan silang i-move yung Rubik sa court. Hindi, baka mid talaga yun. Hindi natin alam. What the just happened? Tignan natin na. GG raw sa sound trip mo, Dan. Ano ang sound trip ni Dan? Kaya sino na bang spectator natin? Nag-Rubik din daw sila kahapon, sabi ni Sir Van. Ilyas lang, si Ilyas. Ay, pakilala ko nga pala. Ito nga pala mga sir sa tuning in dyan. Game number 2 po between Neon Esports and 496. 1-0 na sa side ng Neon Esports. At play hard sa kanyang Magnus. Kemberlo using the Troll Warlord. JJ with the Timber. So, Yo Pudge. Japo using the mid Rubik. At Janwell with the Elder Titan. Side ng 496, we have Bumang, Onspug na Bombi, Oracle, Jokam, Timey, That BB's Win, and Soy Red. Oo, oh, ito na nga. Kagad. Bakbaka na nga agad dyan. At That BB, aangat. Tap natin mangyayari. Whirling Axis papakawalan. Venomancer na sa may bandang kanan. Tan will connect only doon sa may Timberso. Pero ang gandang Fortune's End. Naroot nga yung dalawa doon sa may bandang likod. Pero disengagement na nga lang. Tinahan din mangyayari. Nga dito. At nagkasalubungan ka agad ha. Alam nila nga eh. Signature mo ng 496 yung ganung galawan. Nagkabatian lang. Para tumama yung prediction nila. Na papunta sila sa area na yun. Sa may malapit na main. Pero ang ginawa ng 496 nung nakita nilang apat yung tinamaan ng Astral Spirit, matik ako sila eh. Hindi nila kayang palagan yung Neon nung time niya kasi syempre Elder Titan pala mananakita sila eh. Oo, yun. Grabe pala yung nabibigay na itong Astral Spirit, no? Kada tama, no? Malas talaga ng post 7. Parang andahing post 5 lang yan. Pag mas maraming decay na tinatamaan, mas masakit sa late. Okay, ganun saan din. Pati yung pan-depensa. Gusto mong makita ko mamaya dito yung agaw na magaw ni Japo yung Life 3. Kasi, siguro, pag may Arcane Supremacy, mas masakit yun sa kanya. Mas masakit yung kay Japo. Ito ah, scam. Rylane pala sila sa baba. Kailangan gumawa na itong Timber sa pick nila. Kailangan ma-shotdown nila is Ben. Ano ka na? Kailangan angat na sa top. Sa ano to, sa hero na ito ni JG, binigyan siya ng ano, favorable matchup. Let's go round niyon, sabi ni Sir Mark Vincent. Tapos na yata JG, kailangan mo protection na yung range grip mo. Ayun. Makukuha niya ata itong range grip na isa. Sa level 2 na siya. Abang si Playhard, malapit na rin na. Hindi siya mag-level 2 dito. Sa wave na ito kasi walang range grip. So, Japoy versus Pugna. Oo, ngayon ko lang nakita yung match. Paano naman dito sa last hit? Si Rubik. Meron din siya dito ang salve. Sakit din ang paid bolt eh, no? Na level 1. Sakit talaga yan. Ito na may Arcane Supremacy.
Marami, minamama lang ni ano, Elder Titan yung Beno. Dib, laban Beno natin. Ah, layo ng pagka-pull ng creep dun, ha. Nasa likod na si JG. Pero tama nga sabi ni Dan, favorable match up nga dito sa isang team versus to. Ah, ito mo, napapa-atras is Ben eh. Pero agad na lang dito is yung Whirling Death is dispellable. So, pag na fortune's end, yung Oracle is Ben na merong Whirling Death, babalik din sa kanya yung stats na nawala. Dati nga nung sa Dota 1, akala ko masakit lang talaga yung first unit o yung Whirling Death. Yung pala may fortune's end. Yung lang. Pero nakakuha na nga sila ng first blood, that BB with the core will fall. Medyo madedelay, skiver pa nga ron, outside the tower, naku po, Bombi delikado rito. Mukhang madadamay si Billion pa nga. Pero sasama nga King Core ni JG. Core na lang din yung kaya niyang magawa nun. At least ako naman yung Core. 35 nice. Gold din. Kada member nila. Nice nga din. Sa skim ha, delikado. Tamahan siya dito ang poison. Venomous Gale pala, sorry. Mukhang buhay naman. Level 1 lang yung ano, Venom Scale, so hindi pa ganun kalakas yung damage. Para si Skim, nakaka-free farm dito sa may baba. Oo, tulad ng game number 1 lang. Ganitong-ganito rin yung situation. Ano maganda to para kay Skim, kasi yung Magnus is support, hindi ko. So, talagang ano, makapag-focus lang si player na empower lagi yung troll. Then, pag nag-i-stack siya, para kay troll, edi pag nakuha ni troll, may dagdag siyang gold, di ba? Kasi yun naman ng Dota ngayon eh, pag nag-i-stack ka support, then nakakuha ng siya, walking steroids, pero ito nos back nga rito si Januel. Wala naman silang pampalo, pero ang sakit naman, ano? Ang sakit mabatukan ng Elder Titan. Malapit na tayo sa 4-minute mark, lalabas na nga yung mga power rune. Wauna nga rin si Jokong, very tiny. Pero Ruby going to the right side, si Januel naman dun sa top, tingnan natin sino makakuha. At si Honghang, maibobote nga niya yung invincibility rune. Which is ayos nga rin sa isang pug na. Kailangan din, oh. Mana dependent din kasi. Importante na lagi nare-refill yung kanyang bote. I guess ba may mag-TP na lang para mag-refill ng bote niya or baka hintayin niya lang siguro yung bounty. Swerte sa pataya ng courier tong ano, no? 496. Hagis na nga lang si Elder Titan. Pero naman na lamang dito sa Lasitan si ano, Japoy, daddy, ah. 32 si Japoy abang si Pug na dito. Pero siya dito ang 18-0. Ayun talaga ang effect ng Fade Bolt. Eh syempre napapababa yung ano may, yung damage mo. Damage mo eh, no? So sakit to, 250. Level 4, 325. So, maganda to side ng Neon, lahat ng lanes nila gumagana. Kasi ko, medyo lugi sila sa draft. So, usually pag lugi sa draft, dapat lumamang ka sa lane. Eh, nakuha ba ni Jokon? Or nakuha ni Dead Billy? So, tatlong bounties nakuha nila. Maganda yun para sa inyo niyan. Ay, sa 496. Medyo nalugi na sila sa lane, so at least nakabawi sila in terms of bounty. Level 6 na dito si Japoy, ah. So, natay pa ng Oracle, pero inabot ng Echo Stamp. Tulog nga rito si Kuya Red natin. Tax papakawalan. Wild on sa top lane. Ulat na lang na ganun, Honghang. Sup-sup mama. Oo, nice teleportation dun sa may top lane. At na 150 blowers nga siya, skewer, ibibigay rito para kay Bok. Pero another life drain, i-coconnect rito para sa isang Rubik. At Japoy will fall at double kill rito para kay Honghang. So yung rotation nice ng Pug na ron, ha? Baka ito masilip siya pa mga stock na to. Naku po, nasilip pa nga. Nakita nasilip pa nga ni Pug nga, ito na. Level na ba ng Pug na niya? Naku po. Level 3. Level 3 yung Nether Blast. Aray ko, bes. Yara, medyo map-dihab dito sa, ano, sa resources ng Neon, nakita pa. And after makuha niya yung ito, wala, sa level 7 na siya. Ano ka, level 7 na siya. Oh, after the double kill, nakakuha pa siya ng stacks doon. Ilang stack yun? Tatlo? Tatlo ata. Kalungkutan na lang inabot niya na doon ni Playhard. Pero hahabulin nga niya, pero meron life drain. Ito, babalik ang buhay. Pero nandun si Bombi, kinakasa na nga yung Fortune's End. May follow-up pa nga rito na Purifying Flames. Pero yung cooldown talaga nun eh, grabe. Kaya mo isunod-sunod eh, no? Hindi nagbabago yung cooldown yan dun eh, no? Yep. 2.3.
dahil talaga ng light bring eh. Dati sobrang tagal yung cooldown, 22 seconds. Ang daya kasi ngayon nung ano nung light bring. Yung 7 seconds na yung cooldown, tapos habang nagla-light bring ka, habang nagcha-channel, nagko-cooldown na. Hindi ka tulad nung ano, yung charge ni Spirit Breaker. Pag naka-charge ka, hindi nagko-cooldown yung ano mo, yung charge mo. Kaya hindi pwedeng unlimited charge. Ah, yeah, nga, no? Siguro next, ano, next, next update, baka malay mo, i-update mong si Pugna. Parang kaganda kasi, eh, ang hirap na kasi kay Pugna, situational hero lang siya. Hindi siya yung pang, ano, pang first pick agad na hero. Kasi ang daming pangontra kay Pugna. Task wishy na hero. Pero pag nalagay mo sa mga ganitong drop, na... Oh, ganitong sitwasyon. Oo, sa ganitong sitwasyon, magwawala yung Pugna. And ngayon na, nagwawala na yung Pugna, 2-0 siya dito. Pag-imbe naman, sa ito nga, speaking of level 6 na nga. Nako po, si Scam Delegado dito. Nahihirapan na nga mag-farm si Scamberlo, pero dadalaw nga rito si Yunghang, si Jukam nandun. Ito sa Elder Titan. Pero siyang Dekre, disarm si Tropa, at Januel mamamatay, killing spree na dito yung sampug na. Going dun sa may bottom lane, while Japo yung JVG, gusto ko nilang i-take down yung tier 1 tower dito ng 496. Pero mirror move nga lang. Para sa side ng Dire, abang si DotBB, farming lang din sa may neutrals. Wala siyang stock, no? Na Ancients. Ah. Yung Sven? Sven? Mabilis lang ito sa Pug, no? Wala nga. Next item ni Pug na. Casual na na lang, item ni Pug na. Aether Lens. Aether Lens. Mas matas yung Ras Range. Wala na yun lang. So, parehas lang. Na-take down yung parehas tier 1 tower. Mm-hmm. So, parehas safe lane na magkabila. Pero makakahabol naman si Skim dito given meron siyang Empower with Magnus. Totoo naman, makakabawin. Ang problema mo lang dito is yung matchup talagang hirapan siya. Na kahit na pataba siya, basta wala, ano, may Dekre, Chapel's Promise, medyo may hirapan siya. Sino po naka first 5 kills? Meron na bang first 5 kills ngayon napustahan? Pero all 4 ah! Dikit lang yung gold. Ang weird naman yung tanong na yun. Sino naka first 5 kills? Eh, 4-4 pa lang. Pero points on Nova. Ikaw comment na nga. Telekinesis, pero, papabalikin nga rito si Red. Pero he might fall down yun. First 5 kills nga sa side ng Neon. First 5 kills. Ayan. Narinig na na ng Neon. Mukhang nakapusta ka ata sa Neon eh. Pero sakit ah, ng points on Nova. Nakita nga siya ni Playhard, skewer into safety, patay yung courier ni Jokam, mabait kaya siya. Stolen Venomous Gale nga rito, idudura kay Jokam para sa kanyang tiny, pero ang gandang toss! Nabigyan yung Magnus dun sa may Gedli, pero marurot in place. At yung burst coming from the Fade Bolt. Medyo na yung greedy lang siya, ano, si Playhard. Dumikit pa. No? Ay, gusto pang ano. Parang gusto pang mag-renegate pero isang toss na lang siya, parin na siya. Eto na nga, 10 minutes, finish the bounty run. Gandang patulog rito, makukuha na Benuel, TP out na nga lang. Walang payoff para makancel yung TP niya ng isang Venomancer. Buti malayo yung aura. Merci, so ano gawin dito ni Pugna sa dalawang secret niya? Nabubuhin niya ba ito ng null? Hindi siguro, eh na lang. Isang null lang, then babayantan niya mamaya yung secret. Then magka-tranquila ata siya. Para pwede niya gawin yung light drain sa kakampi niya. Para pag naka-active yung trunk niya, meron pa rin siyang regen ng buhay. Pag ginagamit niya yung light drain sa kakampi niya. Pero naku po, delikado siya dito. Oo, pwede nga siya makita. Merong haze nga rito sa Japoy. Di aabot yung Avalanche. Pero TP into safety. Late yung ano niya. Late yung blind Avalanche siya, sayang. May words. Kita yata sila doon. Napakita ng Observer, pero mas inuna pang tingnan ng Observer yung words, ah. Kaysa tingnan na mamatay si Troll Warlord. Marami naman to si Ilyas, no? All 6, baba yung ating scores dito. Honeymoon stage lang, tamang farm lang dito yung mabilang core. Pero in terms of net worth, lumalamang dito si Spit. Ayun lang. Shoutout kay Lawrence, watching in Poland, wow. Pero si JG, steady pulso lang sa lane, ha? At itong 496, nagbibigay nga sila ng pressure dito sa may tier 2 tower.
ito may bottom na Neon Esports. Nether blast nga lang ni Yung Hang. But surely dun sa tower, patatagpuan nila yung Ruby. Kinabitan nga rito ng Life Drain. Nandito na Gatog. Legend Well nga rito. At patay yung Oracle. Hindi na nga niya nabigay yung kanyang Pulse Prime. Sa hapon pa nga sila dito. Earth Splitter ibibigay. Yung Hang matatagpuan. Pero meron sustain coming from the Life Drain. Okay. Kinamit na rin dito yung ulti. Nabigyan nga yun si Yung Hang sa may Gidli. Pero yun lang. May... Ay, hindi, namatay sa ano lang pala, Poise Christine. Kala ko namatay sa ibang map, sa ibang lane. Ay, pero nakita nila si Sven. Kita ba? O, kita nila na mga greedy, kumukuha ng stock. Kaso hindi yata nila mapapanish yung greedy. Shoutout kay Sir Mikey, pero Stormhammer tatama rito kay Japoy. Nandito rin si Jokam. Pwede siyang kumombo rito, pero hindi na nga nila ipupush yung Asia Given. Meron pero gusto ni Sven kunin yung Ancient, oh. Gusto niya kunin yung Ancient. Nanggigil stop, ha? Fortunes End, root in place. Yun na, kinukuha na Ancient. Na, pero delikado sila dito. Hindi ka BB, oo, yun nga, pwede nga ganun mangyari. Pero meron pang Pulse Prime si Bombi. Bigyan nyo na yan. Kasi mamamatay pa kayo dyan. Ay, di, gugo pa rin sila, ha? Ang tapang nila dito, ha? Ay, wala, okay. Gusto nga nila si Genwell dito for Flying Flames. That BB will end the life of Genwell. Doon naman sa Ligot, Pulse Prime. Hindi ko commenting Oracle sa kanyang sarili. Ito, to si Sven, mapunta ron kay Jackpot. Big mamamatay, so dalawa na kagad yung patay rito sa side na Neon Esports. Tier 1 tower, alos low health na nga rin dito. At after 2 kills, transition into an objective rito yung side ng 496. Pwede pa nila makuha yung, ano, yung ancient stock dahil nakuha nila yung first tower. Pero wala gas na dito si Dudby. Meron, ang bilis yung cooldown, ah. Meron na ulit, magkakameron na ulit. Ang bilis yung cooldown ng gas na rin. Amoy yata nila si Blayhard yun, nakita na nga rito ni Bombi yata. Okay, may plague ward. Skewer out nga lang, di umabot yung avalanche dito ni Jokam. Ay, kukunin yun ni Skip. Basta, ba makuha ba ni Sven eh. Hindi na mabibitan pa ng bawal ng trans. Talaga sure na makuha. So, ito item na, ano, na Drums of Endurance. Para nilagdag movement speed siya. Para kahit na poison sting siya, medyo okay pa rin yung movement speed niya. Sa dagdag mana, regen. Para makapag-spam siya ng ano, willing access. Pang tulong na rin sa farm niya. Ano yung next item dito yung troll? Siguro magana lang siya. Casual niya siya din BKB. Kailangan niya agad ng BKB. Pari tayo ng Fortune's End. Inabot nga rito sa Japoy. Meron plague ward. Meron mas skill nga rin. Nandun na nga rin. Fade bolt. Tinatin ma-burst down yung Oracle. Medyo out position nga rito. Pero unang mamamatay yung Rubik. Poison Nova. Ginamit nga dito ng Venomancer. Habang doon sa may high ground na si Yung Hang, Life Drain. O connect na rito sa Earth Spirit, Timber Chain out na nga lang. Pero mas gilaabo rin din si Playhard. So 2-1 trade, mukhang madadamay pa rito si Genwell. At apat yung patay. So mag... apat... 3-1... Mababasa agad ba sila ng second tower sa may baba? Oo! Ang bis na ito! Ay, Dekra mo yung creep. Ayaw mo yung Dekra? Ayaw Dekra yung creep. Pero mukhang mababasa pa rin nila ito. So wala pang 20 minutes, makabasa sila ng tier 2 tower. Napakaganda nun for the side na 496. And kagandaan nun yung tier 2 tower malapit pa sa may baba, so pwede agad nila makakuha yung outpost. So next pero item dito na ipog na is magdadagon siya o buo na ba yung dagon? Hindi ko alam kung buo na ata mong buo na ata first 10 kills pala sa 496 pa pumabor. Next item dito that BB after Madness is SNL. Pero sa tingin, okay ata yung halberd. Dapat mag-halberd na lang siya. Para pwede niya disarm lang yung troll. Ano yun, nakaka-battery yung kay troll. May disarm na, may decre na. Tapos may ano pa, Apple's Promise siya, Page Edict din siya, no? Oracle na may disarm din. Dami yung problema. Ang buhay ng troll dito. Kaya ang gagawin niya dito, BKB agad eh. Kasi dami niya problemahin. Ayang kayang ba sa akin kagad yung tower? May dagger na ba si Joker? Pa may dagger? Pero RP is available. Pero meron dagger na yung Magnus. Dagger na rin siya. SNY na ba si Dot BB? Kompleto na yata eh. SNY? Parang SNY na. Ah, SNY na. Next item niya Daedalus. Or yung casual Crystallis lang. Si Skim, Yasha pa lang. Going for BKB. Oy, sa baba! Hirap, no? Hmm.
Hira para sa Timbers, oh. Na may ganyan. Eh, wala mang stance si Timbers, oh. Kaya di niya kaya paano siya mga ganong galaw ng Pugno. Kaya may hudog na rin. Yan. Kahit may hudog na rin. Ah, mananakit pa rin. Kasi ang parang ano lang dito, magandang news dito sa side ng ano ng Neon is kahit na nakakuha ng early map control itong 496, hindi sila mapag-rush kasi yung lineup ng 496 is hindi ganoon kabilis mag-rush. Like sa side ng Neon na mas mabilis sila mag-take ng rush. Sa kung sakali man na sila team fight, pero sa kanila wala pang team fight na nangyayari. Four man smoke. Parang ganda na sa play art pang break. May triangle. May dagger na ata siya. O, tinatin. Nakita nga siya ng plague ward. O, may dagger na siya kanina pa yun. Easy 4496 daw, sabi ni Lemuel. Sino gusto nilang puntahan? Napupuntahan nila si Japoy rito. Ano, nakaramdam ata siya, no? O, nakaramdam na. Nakaramdam sila. Nagkakaroon sila dito sa jungle ng kalaban. Si Skim nandito pa rin sa may jungle, hindi pa rin siya walis. Pero may ward naman siya dito na isa. Para makita niya in case na may... Ay, courier. Okay, wall. Pero nagkaroon na ng idea yung 496 na may high ground ward. Yun na yun dito sa spot na ba. So I think baka di-ward na rin tumama niya Oracle. Kung saka-sakan. Pero objectives ang gusto ng ano eh, no? Ng 496. At this point, talagang ano lang, nagigipasim yung laro ng Neon. Hintay lang nila magkaroon ng BKB dito si Skem. Then after magka-BKB ni Skem ba, pwede na silang pumalag. Okay na lang yung key item na hinahantay na. Lapit na magka-BKB dito si Skem eh. Almost 150 gold na lang, meron na sa BKB. May na lang key item na inaantay talaga eh. Oh, ito na nga si Jokam. Avalanche toss combo nga rito. Pero play hard, skewer out nga lang. Immediately nag-TP. Safety. Nakuha ni Rubik na skill. Oh, plague ward. Ganda yan. Mm-hmm. Tara pang defend ng lanes. Tanda kaya ng plague ward pag nakuha ni Rubik, may poison sting din. Hindi ko alam ba't ganun. Poison sting. Oo nga, yun ang kit nga nun. Hindi man niya nakuha yung poison sting. Sa ambition, no? Ambition na pinaprovide ng plague ward. Nakabuisit din. Ayan, nagsmoke na dito dahil may BKB na nga dito si Skem. Ready to fight na sila. Ayaw na muna nilang mag-farm na mag-farm. Gusto nilang kumuha at least na magandang teamfight. Pero Pug na nakupo. Pwede ka maskiwer. Oh, shockwave nga. Ang gandang RP. Connecting doon sa may Pug na. At ibinigay na nga kagad. Nether blast naman. Yung maagaw na skill rito ni Rubik. Wala si Oracle na time na yun. Pero I think hindi enough yung ano, Pug na pick off na yun. I think kailangan nila siguro Roshan. So ang hirap eh, kasi isa lang namatay for the side of ano, 496. At least makakuha sila dito ang bounty runes. Pero problema daddy, dahil nabasagan na agad sila ng torre sa may baba. Eh nakuha ng 496 yung outpost before mag 20 minutes. Wala silang nakuha XP sa outpost. XP. Na-denyan sila ng XP na ibibigay ng outpost. Pero kanina rin eh. Na kailangan pa naman nila kasi level gap sila. Ano yun? Halos dalawang beses na ginamit yung RP para sa Pug na lang. Kanina rin sa baba eh. Okay naman yan, basta wala nga lang, wala nga lang false promise. Oo. Eh, nung time yun, wala yung Oracle eh. So, okay. Okay yung RPV na yan. Let. Bagay, yung Pug na kasi isa sa nagbibigay ng pressure sa kanila sa map eh. Nuunti-unti nga yung tower nila. Sabi natin, medyo nakakaabante na nga rito yun yung esports. Pero yung kalamangan ng gold sa side pa rin yung 9-6-2 eh. Pendekado ah. Yan napatras dito. Guardian script na si JG. At tingin ko sa ganitong game, kailangan dito. Dagger na nga agad. Meron pa nga rito yung chakra mga sir. Earth splitter kinumit. Inabot niya si Jokam. Tingin pa ng bagya si papatay. Fortune's End. Katin natin, Poison Nova nilabag na nga rin. Bombi, false promise sa sarili. Ihinagis nga si Red doon papunta kay Japoy. Pero makakasalubong yun dyan ng carry ha, yung si Benchatron. Pero still patay yung dalawa rito sa side ng 496. Dad BB papasok na nga rin dito. Nagpop ng kanyang God Strength. Na ako Poison Nova ang sakit, min.
Nandoon pa rin yung damage. Kemberlu popping up the BKB. Abulin nga niya rito si Bombi rin sa may 3 line. Mukhang magiging alay na nga lang siya, sir. Keep out nga ba? Naurot pa. Di ba nakaligtas? Abulin pa ba ni Skem? Pwede. Okay, Venom skill. Pero pwede siya microin na ito, ha? Okay, yun ang katotohanan doon. Spirit Vessel. Pero nandun pala si Japoy. Yun, telekinesis ilalap. Una, i-close yung gap nga rito. So, ayun. Kaya pala inilaban dan. Nandun pala si Japoy. At saka ano, ang ganda na gawa doon is game pumulis. Uy, pero yun lang. Ay, nakapag-stick. Uy, nandun naman si Umang. Napaka-risky na gano'n ng tube na, pero buti na ano, napatay. Kung na, ano na, na-lift siya doon, delikado pa siya, pero buti. Malayo. Hindi siya na-lift ng time na yun. Pero ang ganda lang sa akin yung ginawa ni Skem pumulis, kasi pumunta lang siya nung wala ng Oracle yung nagamit yung Force Promise, saan na patay na yung tube na. Kailangan lang mag-inat dito ni Pug na, in terms of teamfight, kasi kailangan buhay siya sa duration, or sa buong teamfight para nakokontra niya yung troll. Next item dito ni troll is Manta. Hindi ko alam para sa lumanta. Siguro pa yung debuff ng Fade Sadik kung sakasakali wala siyang BKB. O kaya ng Dekre. Oo, no, baka dun nga. Pero sa tingin ko, dapat kailangan niya ng nullifier dito. Pero kailangan, ano, mamaya na siguro. Pero after siguro ng manta. Close fight? After siguro ng manta, then magsasatanic siya. Then next item siguro ng ano niya, ng manta, ay ng satanic. Kailangan niya ng nullifier or abyssal. Para sa tingin mas okay yung nullifier. Para continuous yung dispel. 5 months smoke sa side na yun, esports. Tignan natin kung meron matagpuan. Pero nandun si Red. Nako po, nagpakita nga siya rito na telekinesis nga na Kimber Chain. So na-close nila yung gap. Pero Red, nagpapanganak kanyang tama sa lima. Meron sa team coming from the Guardian Scribes. Meron makatikati pa rin yung poison. No, Roshan na tatawa. Roshan nga sila. Ni-bless na rin dito si ano eh. Si player. Kapit mo? Kailangan nila ng pipe. Pero mag-lotus herb si Timberso next. Pero kailangan natin muna siguro ng pipe, Timberso. Oo, pero Sven ha, meron na siyang Aghanim Scepter. Pero meron pang RP si Playhard. Pwede niyang i-play around. Naka-SOD nga rito yung side ng 496. Tignan natin kung pwede nga ba sila pumasok. Kasi ito na nga lumipat Sven. Godstand na Sven pa, palilip nga ng bahagya. Inahabol nga ni Sven doon si Janwell doon sa may backline. Sabang si Bombi naman. Nakikommit nga niya yung false promise sa sarili. Namumula na nga yung kanyang bumbilya rito. At patay yung Oracle, mga sir. Medyo... Pero okay ito, aside natin mga 496 kasi wala nang ano, BKB, wala na rin battle trance. So pwede na kunin ito. Alam nila hindi na kaya pumalag ng troll dito sa engagement na to. Okay, that BB. Meron pa nga rin siya rito ang God's Strength. Natin mga sir, whirling access, papasok naman si Playhard, nag-shockwave, pwedeng mamatayan, sakit ng physical damage. First down, the Pug, Nether Blast inside the pit, pero JG ang makakuha. Tal, that BB to Lulikado, running low in health, chakram nga ron mga sir, at JG with the place. At patay yung Sven, nahabol pa nga sila dito. Pero buti nakakuha ni JG. Yung Aegis, kamuti ka na makakuha ng Sven. Ganda ng news ni ano doon kanina, pero yun lang. Delikado. Oo, oh, live 3. Medyo napasarap yata si JG rito, pero meron siyang Aegis of the Immortal. Decrepay pa nga siya, pero... Fade Ball. Katapusin yung buhay rito ni Jokam. Still, they will chase. Abol nga si Nilonghang. Venomous Gale nga rito. Tatama kay Skemberlu. Together with Japoy. Whirling Axe, pero walang tatamaan. Pero Timberso still holding on dun sa may Aegis of the Immortal. Di pa rin siya na-burst down. Red. Natin lang sa may gilid. Meron silang Vision. Coming from the Observer Ward, pero wala na siyang... Baka prito, pero meron siyang halberd. Murat lang si Beno. Tara, may halberd na rin dito si Beno. Ito yung mga problema din ni Troll, yung halberd. Pero ang ganda pala no, Manta. Nakita ko kung lagi niyang gagawa yung Manta pag ano. Bibreak niya yung Dekre. Sabagay, make sense din yung Manta kasi pag na-break mo yung Dekre, edi hindi mo ma-amplify yung damage ng Dagon. Eh syempre, pag Dekre Dagon, masakit. Mas masakit yun, di ba? Sakit, oo. Oh. So, bumili na dito si Troll, nagano muna siya nag-basher. Hindi na mo siya nagsatanik, pero baka casual na lang. Casual basher. Natagpuan si Bombi sa may gilid. Beats Edic sa sarili. Telekinesis na lip up nga. Dito na si Janwell sa may bandang kanan.
Bombi just buying some time. Ayun. Namamasyal siya sa gilid. Abang scam. Kita nga niya rito si Red. Ganun natin mga sir, RP na sa Belimod, pero tiny lang yung inabot. Saber, babalipitin rito sa tatlo, pero abalans sa tama rito. Ports, nagbibigay-bin na rin si Skem. Jokam, yung scepter. Nakapag-dagger out pa nga, tinan natin kung makadagger ng safety. Etong isang tiny, pero still. Yun, nababagyan, may bibigyan at mamamatay. O, dun sa likod, Japoy, nag-pop ng kanyang BKB. Pero ahabol nga sila dito, dagger out nga lang yung sampog na. Buti, hindi nasama sa RP si Pugda doon. Kitain nila na sa RP, hindi na yung RP yung Pugda. Oh, sayang. Sayang for play. Pero ang ganda ng mga RP dito na yan. Oh. Ni Magdus, doon lang siya medyo... Okay naman yung RP niya, tinulang lang talaga. Level 3 na yung dagon dito ng Pugda. Mag-max dagon lang daw, para nababurst niya, nakaano agad siya minus 1. Kasi hindi gusto niya yung minus 1. Nakamay ba nila si .bb? Mga hindi. Hindi. Nakapag-out. Tumaki gold lead na sa side ni Neon Esports. 12-10-4-9-6, nakakuha pa ng ano, ng repair kit. Pero nakakuha naman tong Neon. Oo, sa gitna naman. Bukong pinta na kuha nag-fight. Eh, isa sa pera yung life drain! Grabe naman yun. Magical damage doon. So, Japo yung nagbigay ng 531 gold rito kay Hong Hang. Tapos may telescope pa sila. Yung pa. Na makukuha yung 496, so magandang ipog na tsaka, no? Kay Oracle. Titan Sleeper. Natin ko ba si Pug na nakumuha ng telescope? Para dala-dala niya. Hindi siya na lang. Si Oracle na lang. Pero parang Aegis, ha? Si JG. No, oh, si Venomous Gale, bibigay. Na Dekre, pero yung sakit talaga nung ano, no? Dekre. Mga Dekre ka? Kahit talaga yan. Ibibigay na magical damage ng 496. Sobrang taas. Oh, papasok naman si Tiny sa likod. May Storm Hammer na tatama. Lumilipad nga rin si Dot Beep. Hindi natin kung mga burst down nila. Another to. Si Janwell mamamatay. At false promise. Ibibigay rito sa Sven. Pero namumula yung kanyang bombilya rito. At siya yung mamamatay. Masyado yata silang napalalim doon. Pero di pa rin na-atras inside ng 496. Buti pag ginagawa yun yung scheme yun na mag-ano siya, magbabattle, ay magbibigay battle trance. Sana akong false promise. Buti, ginagawa niya yun or agandaan daw kay scheme is pag nagagawa niya, hindi ganun kababa yung HP niya. Kasi diba ginawa niya yun kanina pero yung HP niya alos puno pa rin. Okay, gusto na may burst down si Dapag rito. Inabot ng fortune's end. Patay yung Rubik. Matatagpuan naman ng Diladas dito si JG. Pero still having, holding on to that Aegis of the Immortal. Sayang na siguro yung 496 doon, tinan natin. Tama nga, atras na sila doon. Ayun na. Na-claim na rito yung Aegis of the Immortal. May kilala ba kayo nag-sell ng Steam Wallet? Shoutout nga pala Sir Sirkin, yun lang wala. May kilala ka ba doon? Meron. PM mo lang ako, boss. PM mo si Private Dan. Re-refer kita. Legit naman yan. Legit ba yan? Legit. Doon ako bumibili Steam Wallet. Ayun. Okay, Oracle. Bumili siya ng smoke. Pag niloko ko kayo, pa-rapid tulpo mo. Oo, rapid tulpo agad. Hindi nga makagalaw yung Sven, oo nga. Nagalumapit siya dun. Kasi mag battle trance BKB, ang optional lang ni Sven dun is magpakunat o mabuhay. O at least ma-decrease siya na ano, ng Pugna pag ganun. Kaso dapat i-ano, talaga i-reserve ni Pugna yung ganun eh. And dapat ang gawin dito ni Sven, wag muna siya mag... Ade, wala pa na siya mang BKB. And mamaya pag BKB siya, dapat pag nag-battle trance BKB, etong si Tron, tapos pinupukpuk siya, nung troll, dapat hindi siya mag-BKB para ma-ano lang siya, ma-decree ng Pugna. Sa tingin ko talaga kailangan mag-nullifier. Ang hirap lang kasi kung si troll yung mag-nullifier, then pinap niya na yung BKB trans niya, hindi siya pwede gumamit ng item. So kung may mag-nullifier na isa, mama, sa tingin ko
magiging problema rin talaga nila yung Dekre mamaya kasi paubos na yung BKB charges or ano lang, 6 seconds na lang yung BKB charges nito ni Troll. Yaman ni John Will, ah. Ano mo, Blood Mirrors, tapos Dagger, tapos Shadow Blade pa. Ngayon, hatid na ng Core yun, oh. Yun. Mga next item. Pero may Shadow Blade na dito si Magus. Maganda itong Shadow Blade. Para di na ka lang problema, ayun yung ma-playguard, pag walang sentry or gem. Okay, so pag support ka, nakaka-irita talaga yan eh. Oo, nakaka-irita talaga yung playguard. Lalo na pag yung ano, initiator na may dagger. Siyempre pag naman ka na playguard, wala na, cancel na dagger. Nakutag Fortune's End pa, nakakita pa nga siya rito, Bombi. Ang una yatang mamamatay. Dead bites nga siya ron. Bagay, nakasmoke of visit nga. Pero may Go Scepter, ha? Ay. Para baka pipiliin muna talaga dito na i-troll isa tanik para makunat lang siya, mamaya. Ayun. Ito. Bilis. Sabi na agad yung habang walang Oracle. Oo, oh, samantalay na natin yung pagkakataon. Pero meron namang Glyph nga rito inside ng 496. TP na rin si Jokam to defend. Still ha, nandun pa rin sa gitna. Japoy, nakapag-commit ng kanyang BKB. At 3 grab pa yung naaga. Oh, pangit. Nagis. Pangit. Pangit na mga skill. Eagle sa nakuha. Kailan segundo nila yung kanyang BKB? Pero sana makuha niya rin yung ano eh. Ito. Yung Nether Ward. Yung Nether Ward. Maganda sana makuha niya. Yun. Saktan din ang Pogue na ron, no? Hindi pa yata niya naagaw yung Life Drain, no? Hindi ba? Oh, parang nagmamadali yata yung 496, ha? Nakasmoke ba sila? Parang mabilis yata yung pagkarating nila. Okay, na root and peace nga rito sa Skemberloo. Venom's Gale. Na-decre nga, pero imamanta nga lang niya yan. Japoy. Nalutang yung Oracle na ko po. Yung Oracle na ko po. Pwede nga siyang malusaw rito. Just like that. Na burst down siya, sustain. Coming from the Guardian's Graves. Okay, tope, ano, mukhang ba ng RP para sayang. Nasa naki. Uy, pero nakita nila yun inside the Roshan Pit. Napag-yul scepter. Ayun lang. Nakita si Jokam doon, naglalagi sa Roshan Pit. Nangingitlog doon sa may Roshan Pit. So, two supports are down dito sa side ng 496. At Timber, so hahabol nga rito. Habulin niya si Red, pero meron Plague Ward. Yeah, nicely! Papalapit sa kakampen! Ako po! Poison Nova, ikaw commit! Pero Venomancer is just buying some time at still will fall. Walang Venomancer. Isang Mekto rito, mga kaibigan. So yung binigay nga niyang damage, susustain nga lang dito ng Guardian's Grips. Wala silang Glyph of Fortification. Kakagamit nga lang kanina. Skemberloo! Meron siyang Empower dito, mga sir. At basag na yung kanilang tier 3 tower dito sa may gitna. 5k golded para sa side ng Neon Esports. At mukhang set of rocks nga to. Despite the fact na meron silang repair kit. Inside rito ng 496. Ayun na, set of rocks. Okay, yun yun. Yun. Kahit na lumamang sa draft yung 496 sila, mga lumamang dito sa laro natin. 7k na ka lamang. Grabe na yung laro dito ng Neon. Napakahusay. Kumbaga, ano sila, pulido sila, gumalaw, hindi sila nagko-commit ng mga mistakes. Pero grabe, no? Pagka patay ng tatlong hero, sunod-sunod yung kagandahan ng pangyayari din sa board. Pagka patay ng tatlong hero dun, nakuha nila yung Rocks, tapos ngayon naman Roshan na mayroong Aegis of Cheese. Tignan, bakit kasi bigay na rin kay ano eh, kay Troll eh, kay Japoy na lang. Pero galing ano para sa akin item dito yung Japoy, yung Dagon. Hindi siya nag-aganims or Yules. Kasi kailangan niya ng burst damage. Kasi alam niya may Dekre at Go Scepter. So, alam niyang siyempre pag nag-Go Scepter or nag-Dekre itong 496. Siyempre walang ano damage na papasok sa Troll. So, maganda tong Dagon para mas ma-amplify yung damage out of kay Rubik. And maganda tong Dagon kasi kay Rubik, na kay Rubik. His spell amplification to dahil may turn skill si Rubik. Arcane Supremacy, no? Satanic na yung Troll Warlord dito, Dan. Ako. Meron pa, pero ano? Pero kaya ng yaman niya, kasi yung support na to, no? Kaya rin mag-farm, eh. Kibin, meron kang Empower, kaya ang yaman, min, eh.
Tinan mo halos kasing yaman niya na yung ano, konti na lang yung kalamangan. Dito, pero Joe ka matatagpuan. Rayhard nandoon, pero nice slip. Pero false promise ikaw commit. Nadamay pa rin yung Oracle. Joe Camaris Tiny is also in danger. Namumula yung ganyang bombilya rito, mga sir. Double kill para sa isang Rubik. Again, two supports are dead dito sa 496. Ay, may kreso! Oo, nagkreso nga lang, oo. Oh. Mabuti na kapag tagger out. Pero kaya rin siya yung burst daw ng Pugna. Mabilis din. Eh, wala naman siya ano eh. Ang dali niya pa rin pag wala siyang BKB. Naman siyang Piper Glimmer. 28 and 20. Okay, magdadagon din yung Team Berso. Dagger din yung nakakuyo sa Timber, oh. Dagon? Mm-hmm. Oh, dagon, dagon strat. Kasi alam mo yung mga dekre-dekre. Pero, hindi pa rin siya nagpa-pipe, ah. Oo nga, you know, dapat gamit, dapat yata mag-pipe. Hindi niya na tinuloy, no? Sapat na ba yung Guardian Scream? Sa bagay, nabubuhay naman sila. Oo, oh, pero... Ewan ko. Tama, no, slip ko lang yung pipe. Na mga... Para, ano, no, sa mga kampi niya. Backdoor protection. Hindi, minakuha na spell prism kanina eh. I think niyo na spell prism. Na kay Hung Hang. Spell prism din yung 496. Mung spell prism kay Pugna na ata to. Ah, kay Pugna nga. Kay Pugna, oo. Minotaur horn naman kay JG. Ayun, spell prism kay Japoy. Ooh, spell prism din si Japoy. Ano na ito? Spell prism. Ano bang skill na nagagawa niya? Ano, naka-tree grab pa rin. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng paniba. Timeless Relic. Nakakuha pa dito si Kuya Troll Warlord at bibigay nga yan kay Playhard sa kanyang Magnus. Hirap na ito. Bawal lumabas yung 496. Nga gagawin nila. Pero yung Roshan dito, per ages dito ni Troll, isang minuto pa naman. 1 minute 40 seconds, so pwede pa nilang sulitin. Parang layo ni Skim eh. Dito si Skim. Nag-aanap siya ng mga nag-i-speed push. Gusto niyang patayin. Kanya, kayang-kaya eh. Naku po. Pag ito, nagkatama na. Naku po. Pero tama ba ang prediction niya? Oo, tama naku, yata. Na, yun, nakitipin na nga rin si... Japoy mga sir, natagpuan nga niya pero nice bash right? Nga yung kanyang BKB. Kayang kabulanan. Pero Scamber Lou. Nag-range. Eto na yung back up na lip. At nice catch dito. Sven yung kanilang na-pick up. Which is yung carry rito ng 496. So sulit. Eh yung pag-ikot doon ni Kagawad, Scamber Lou. No? Kumundi, no? Nakakita. Eto naman, JG. Makakita ng Venomancer na pula. Red, tatakbo. Another! Another catch kay Arto. Pero nag-Guardian Scribes nga lang. Medyo malayo na nga lang. Yung isang bet. Play hard. Yun lang. Pasok. Kinawit nga niyang kanyang RP pero sa lupa lang tatama. Nako po. Lotus Orb. Babalik yung Fortune's eh. Ayan, buhay na. Pero nakikommit yung RP. Yun lang. Sad thing dun. Dagon 5 na yata itong Rubik. Or at least tapos siya yung buyback pieces, Ben. So I think okay na nga yung Neon doon. Happy na sila doon sa train na yun. Kasi pakaala na rin yung ages nila. So nasulat nila yung ano. Yung pagkamatay kay Spence. Yung nang buyback doon. Sulit yung ages nila. Iskim kanina parang ano yun, no? Barangay tayo naghahanap ng ano. Oo, oh, no. Kagawad yun. Minor Dead. Minor Dead na... Minor naman talaga yung kinakarap yun, no? Yung curfew na... Atak ko pala si Dot PB kanina. Ayan na si Kagawan! Atras talaga eh. Slowly but surely lang dito yun yung esports. Nasakal nga lang talaga nila dito yung 496. Si Mo, no? Si Sven lang pwede lumabas ng map. Kahit meron siyang BKB, hindi pa rin siya ligtas. Well, di ba siya hindi ligtas yung abisan ng Tron? Pabor pa nga sa kanya yun, pag nag-BKB yung Sven eh. Kasi abisan niya lang yun eh, pag ganun. Para makakit ng BKB. Next item dito ni Troll is sa ta, ano,
Scuddy. Scuddy. At this point, parang hindi niya na pre-problema yung mga Dekre, shenanigans, kung ano yun. Wala niya. Dekre, yung false promise, wala na. Hindi niya problema. Meron na. Burst down nila si Genwell. Meron pang bonus na gem. Oh, papasok sila dito. Re-engagement. Nice shockwave. At Red is in danger. Pero meron din dalang sarili. Dagon nga ron si Japoy. That BB. With the BKB. Kailangan niyang tumakbo dito. Scamberlu. Akabulin. Etong Sven. Timberchain papalapit doon. That BB. At mamamatay. Mabibigyan nga siya. So Jorokam will be the next target nga rito. JG. So already in the double kill. Buyback yung Tiny. So was the Magnus nga rito mga sir. Ipiniping pa dito si Scam na Gem. Mungkuhan natin ito yag. So nag-buyback ba si Scam? Tama ba? Ay di si ano, Magus. Oh, nag-buyback si Playard. Pero RP, naka po. Nakabayali yung RP ha. Okay, oo nga. Na-use RP. Two-man RP, patay kagad. Yung Pugna. Sama pa nga yung Oracle nga rito. At buyback agad from 4 heroes sa side ng 496. Jokam nga rito, running low in health. Para dito, Berlu. At JG, hindi pa nga siya tapos dito. Aangat siya doon sa may high ground. Ano naman siyang Minotaur Horn? Na, ano, napatay ni JG si Sven? Oh, ano? Pero dieback si Sven, wala din buyback si Tiny TB5 to. Hirap na ito. Naku po. Ayun, nice keyword pa nga. Yung sampog na, honghang. Pero meron naman siyang false promise. Lalapit nga rin si JG together with Berlu. Ayun lang, namula yung bombilya. Damay pa rito yung Oracle. So 2-0 sa ating series. Yung Neon Esports. 2-0. Para sa akin, ang ganda ng ginawa dito ni Neon in terms of adjustment sa playstyle nila kahit lamang ay lugi sila sa draft. Sa tingin ko, ang ginawa nila dito is, for example, si Troll. Di ba, usually yung battle trance, ipapop mo lang siya pag mababa na HP mo. Pero ang ginawa dito ni Skim, na adjustment sa Troll is, hindi niya pinapop yung battle trance niya na sobrang baba yung HP niya. Pinapop niya yung battle trance para patayin lang si Sven and okay lang sa kanya kahit madami pang HP. Marami pa siyang HP. Basta ang gagawin niya is, battle trance lang, patayin ko si Sven. Yun lang gagawin niya. Then every time na nakikita niya si Oracle, aabisan niya agad sa mukha para sure na walang false promise. Then pag wala nang Oracle, saan niya ibibitaw yung battle trance pang lifesteal siguro. Then yung ano, yung ginawa dito ni yung kay Japoy na dagon. Sobrang sulit ng dagon na yun. Ang haba ng cast range kasi kanina ni ano ni Japoy, nakikita mo every time na huli niya si Beno gamit yung leaf, sobrang haba ng cast range kasi meron na siyang Aether Lens, may cast range pa si Rubik, plus yung telescope. May telescope na ako. Ano ba yung last clash? Ano yun? Nag-god strength, pero patakbo. Ah, alam niya nga, ano, hindi niya kaya sabayin yung throne guard sa, ano, sa pukpukan, di ba? Kaya mapapakatrust na siya. God strength, where tinakbo na lang niya yung god strength niya. Kumbaga, maganda man yung draft ng 496. Para sa lang sa akin is... ganda ng early nila. Kaso nakagawa ng paraan yung ah, nakapag-adjust kung paano nila lalaro yung laro na to. And hindi naman masyadong nagkamali yung 496 sa laro na to. Talagang maganda lang nilaro dito ng Neon and maganda yung adjustment na ginawa nila sa ano, sa playstyle nila para sa akin. Okay, na. Dagon Wars. Dalawang mid lane yung naka-dagon pa. Pero nanaig pa rin dito. 2-0 yung side ng Neon Esports, makaibigan. Congratulations nga pala sa nanalo ng bet dyan na bumet ng 2-0 sa Neon Esports. Congrats sa inyong lahat. So, syempre, pag real money betting site, pnxbet.com. Syempre, promo code namin, LuponWXC. Pag items naman, Dota 200. Shoutout rin pala sa Red Bull, sa Enerbon Active, saka sa Predator Gaming. Especially sa Wendy's. 853 nga pala, followed by 4x3 pag gusto nyo umorder. Yan po yung hotline. So, oh, yun din. Eh, ito na nga yung huling ko-cover na last series natin for the day. Oh, magpapaalam na po kami. Ako nga pala yung naging shoutcaster. Kami ang yung naging shoutcasters. Ako nga pala si Daddy. Eh, ako si Dan. Bye-bye. So, yun, bye-bye. Bukas ulit.